walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Kaper si Lapid, umabanat! Lapid Fire! Batiin lamang natin ang may kaarawan ngayon, mga kaibigan, ho. Binabati natin si Kamaita Basilio ng United Kingdom sa kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday po, Kamaita Basilio ng United Kingdom. At dahil birthday ninyo, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang magpapatuloy tayo, hindi lamang ho dapat na pabalikin dito yung pong diplomat na ambassador dyan sa Saudi Arabia na si Adnan Alonto, mga kaibigan. Pagkatapos na yung video ng kanyang asawa ay kumalat po na dito sa bidyong ito ay ini-endorso ang kanyang presidential candidate na sinusuportahan, mga kaibigan. Walang iba kung hindi itong magkatambal na si Bongbong Marcos at si Indaya Sara. At kinukumbinsi niya dun sa video itong mga kawawang OFW na ginagamit niya, mga kaibigan, sa kanilang political rally. Unang-una, bawal sa Saudi Arabia yung mga ganyan, di ba? Ang unang gumagawa ay itong asawa ng ambassador. Bakit? Malakas ang loob, Ambassador, Meron dyan, Pakita natin yung video. Ngayon, mga kaibigan, bawal yan kasi electioneering yan, di ba? Asawa ka ng ambassador. Pwede kang bumoto pero hindi mo pwedeng ikampanya, di ba? Mga kaibigan, kaya ang Department of Foreign Affairs ay ni-recall daw dito itong ambassador. Dapat wag nang pabalikin yan doon, di ba? Ito, alam nyo, yung mga diplomat, kung sa bagay, hindi lamang naman ngayon, matagal ng panahon, pero ito ngayon, grabe na. Pati politika, pinasok na nitong mga to. Diplomat ka, Hindi kayo dapat namumuliti ka. Ngayon, matagal na kasing nangyayari. Ang puro walang hiya ang naipapadala talaga na sa mga embassy natin, sa mga konsulado natin, mga kaibigan. Kesyo ito ngayon, iniimbestigahan daw ng DFA. Ito si Ambassador Alonto at siya ay pinababalik sa bansa para daw sa consultation. At pinaalalahanan ang kanilang mga tauhan that they are forbidden. Ipinagbabawal sa kanila ang mga kampanya o lumahok sa anumang partisan political activity. Ilangan namang hindi niya alam yung ginagawa ng asawa niya na piling deputy ambassador. Ano ka, minister counselor? Kung makaasta yung asawa nito,
parang ambassador din siya. Parang extension siya nung asawa niya, ha? Mga kaibigan. Ayan eh, labag sa Omnibus Election Code at ng Overseas Voting Act of 2013 and 2016, Joint Circular ng Civil Service Commission. Paano ngayon yan? E di dadayain nila yung boto ng overseas absentee voting, mga kaibigan. E di siyempre, meron na silang pinapaboran, e dadayain nila yung boto. Yun ang ibig sabihin po nun eh, mga kaibigan eh. Nakakatakot po ano, itong overseas absentee voting natin ngayon, mga kaibigan. Kung gaano karami ito, ilan sa mga nasa mission natin, foreign mission, ang katulad nito? Ha? Mabuti pa, hindi na sila kumibo eh. Di ba? Oh, dadayain nyo rin lang pala yung election eh. Eh dyan, halatang halata na kayo. Di ba? Kapag dyan ay natalo si Vice President Robredo, mga kaibigan, dinaya yan. Nakita naman ninyo yung tao. Ito, pakikita ko yung video sa inyo. Kayo na bahalang humusga. Eh, ilan silang piraso ron eh, mga kaibigan. Ito, panoorin natin. Hindi po naman ako nagpunta rito para yakagin kayo na iboto nyo ang kandidato ko. Ang hihilingin ko lang sa inyo, hindi ko alam kung ilan sa inyo ang registered voters. Hihingin ko lang sa inyo na sana please go out and cast your vote para hindi masayang. Kung kailangan nyo magpaalam sa amo nyo, baka naman pwedeng himasa, medyo kung yung mga chicks dyan eh, landian na nyo yung amo nyo. Hindi, para ano lang, to allow you to cast your vote. Hindi ko po hinihiling na i-suporta nyo yung kandidato ko kasi nasa sa inyo po yun. That is your right to choose the candidates that you'd like to vote for. Pero kung tatanungin nyo po ako kung sino yung boboto ko, eh nandito po eh, nakasulat sa... Anak ka ng po. Anak ka ng po. Ayan po mga kaibigan, napanood nyo ba? At saka ang utos niya raw, ito babasahin ko ha. Ah, itong kumalat na video, nakita ninyo nakasuot siya ng t-shirt. Very obvious, di ba? At meron pang karatula doon. Hindi natin lang kung OFW mga yun eh. Pero i-assume na natin sapagkat nananawagan siya sa mga OFW eh, mga kaibigan. Siya po ay sa likod niya makikita ninyo yung mga yung tarpaulin, hindi ba? Ni Indaya at saka ni Tumbong. Alam nyo, ang sabi, huwag nyong aksayahin anya ang sandaling ito dahil maaring ito na itong pagkakataong na ito. It might be just the turning point so that we will have another Ilocano president para daw magkaroon uli ng Ilocano. Ano to? Beauty contest? Pagandahan? Ah, kung galing ka sa Ilocos, yan po, contest ang ano nito, hindi eleksyon, ano po. Ilocano ako, kaya I really believe in my presidential candidate. Yun. Ang paniwala pala niya, Ilocano lang ang mabuting tao rito sa Pilipinas, mga kaibigan. At ang iba, masamang tao. Yan ang ibig sabihin niyan eh. Ha? Ngayon eh, meron pa yata siyang sinasabi, landiin yung mga amo nila. Ha? Para bigyan sila ng holiday na sila ay makatungo sa embassy para bumoto. Mga kaibigan, landiin daw yung amo. Eh kahit naman hindi nila nilalandi yung amo nila, eh ginagahasa naman sila ron eh. Di ba? Alam niyo naman yung mga Arabo, di ba?
Kaya ang mga kababayan natin patuloy na dumadanas ng abuso sa mga employer. Bakit? Ang nagbubugaw, embassy mismo mga kaibigan Hindi ho ba maliwanag yan? Inuutosan mong makipaglampungan dun sa amo nila, yung mga OFW, lalo na babae, mga kaibigan. Karamihan naman ng mga kasambahay di ba? Mga babae yan isipin mo yan, tinuturuan mo, inuutosan mo pa, ha? Makuha mo lang ang pansarili mong interes. Pansarili mo lang yung sinasabi mo di ba? Alangan naman yung bumoto kay Narcos tsaka kay Indaya Sara ipatawag. Tapos na eleksyon. Halimbawa, nagtagumpay ang Pandaraya, mga kaibigan. So pag nagtagumpay pala Pandaraya, ibig bang sabihin nun kayong mga bumoto ipatatawag para bigyan ng pwesto sa gobyerno? Ganun ba yun? Para mapabuti ang buhay ninyo, ganun ba yun? Hindi. Ang ipatatawag sila, para sila, bigyan ng premyo, di ba? Ano ba gusto mo? Sa mo naman gustong maging bugaw? Ambassador, ha? Subabangang maging ambassador sa Kuwait. Sa Kuwait, yan, mga kaibigan, di ba? Saudi Arabia. Mga kaibigan, sa UAE, saan mo gusto? Ha? O saan maraming ginagahasang Pilipino? Ha? At mga Pilipina? Ayun po mga kaibigan, di ba liwanag? Personal niyang interest nilang mag-asawa. O baka nga naman, pag nanalo, pati siya magdalawa silang ambasador. Di ba? Mag-asawang ambasador. Ay, Sus Mariose po. Dapat kasuhan nyo yan, hindi yung patatawag lang. Kailan pa matatapos ang kaso niyan? Kung uumpisahan ngayon, mag-i-eleksyon na, makakalimutan na yan. Alam nyo naman ang mga Pilipino, malilimutin. Di ba, mga kaibigan? Ito, balikan natin itong mga pinagsasabi nila nila Remulla at saka ni Lacson, mga kaibigan. Itinatanggi ni Lacson na wala raw siyang tinukoy. Wala kang tinutukoy. Iniinsulto mo naman yung mga constituent ninyo. Naturingang taga Cavite ka, 'di ba? At itong si Remulla. Okay, siya marami raw ang hinakot. Ito naman, kasi sila gumagawa niyan Gusto mo maipakita naman natin yung kay... Ito naman, Di ba nakakahiya ito, yung kay Jinggoy? Pakita mo nga yung kay Jinggoy. Si Jinggoy naman, nangampanya sa Quezon City, nagmotorcade. Walang tao Ang masaklap, wala nang tao na sigawan pang magnanakaw. Kaya yung mukha ni Jinggoy... Sandaling tawa, mga kaibigan, umasim ang muka Ito ho, panoorin ninyo ha, si Jinggoy Estrada. Magnanakaw, Jinggoy! Jinggoy, magnanakaw! Magnanakaw! Yun po mga kaibigan nakita ninyo, nilalangaw ang mga rally nila. Tapos ang taas nyo sa survey, dilamunin nyo yung survey, saksak nyo sa baga nyo, tsaka sa puwit nyo, di ba? Mga kaibigan, kasi ang boboto, warm bodies hindi ho numero. Makakaboto ba yung survey, mga kaibigan? Ito pa, yung sa Cavite naman.
na inorganisa nila kay Narcos Jr. tsaka kay Indaya Sara. Oh, ito, panoorin at pakinggan po natin. Huwag po muna kayong mauwi. Meron pong nagbigay ng info na darating po si BBM. Antayin lang po natin para po maging nasaya tayo ng mga pag-uwi. 2 hours later. To 6 days later. Kami po ay humihingi ng paumanhin. Hindi man po natin alam kung ano ang dahilan. Pero ito po ay palagi naman natin ginagawa sa ating puso at isipan na sila po talaga ang dahilan kung bakit lumabas tayo. Lana. Kaisa na para pinupunok sila na mamuto sa aking bansa. Sinasabi lang natin, mga kaibigan, oh. Ang una, eh, matagal na eh. Nainip na yung mga tao, pauwi na. Muwi na iba. Sabi, huwag muna po tayong uwi, sabi nung announcer. Eh, meron nung tip sa atin. Ha, tip. Ano yung karera? Tinitip. Ano, lintik ang organization ng mga ito, sabog. Ah, ngayon, mga kaibigan, eh, huwag kayo anyang uwi muna. Kasi may tip na darating si BBM. Para naman pag-uwi natin, masaya tayong uuwi. Mga kaibigan, ano ibig sabihin? May pera. Di ba? Mga kaibigan, pag-uwi, kaya masaya. Eh, hindi dumating. May dumating pa rin sa sakyan. Ah, wala pala yun. Iba pala nakasakay doon. Paparada lang pala yung sasakyan. Oh, pagkatapos, humingi ng, ano, ng dispensa yung iba na nagsalita, nagtago na yung una, yung nanawagan, huwag muna kayong uuwi. Ha? Mga kaibigan, oh, akin na yan, pakita mo nga yari, ito yan. ngayon, eh, yun, nanawagan yung isa na humingi, parang tumutula pa yung babae. Humingi po tayo ng paumanhin. Mga kaibigan, oh, meron nga pa ba dyan yung mga nilalangaw? Ha? Ano pa? Pakita mo nga yung isa pang nilalangaw. Ha? Sa Sorsogon. Ito. Ano doon? Ganon! Mga baba! Atarni ka doon! Atarni ka doon! Hindi kami bobo! Hindi kami bobo! Bobo! Ayun po eh, mga kaibigan, eh, Sorsogon. Makita nyo ba, may tao ba sa karsada? Si Lenny po eh, parating pa lang, mga kaibigan. Tsaka ito ah, ito ang dapat nating mapuna. Lahat ng sorte ni Vice President Lenny Robredo. Ah, pagkatapos na pagkatapos, iniiwanan nilang malinis. Hinahakot nila mismo, kanya-kanya silang dala ng basurahan para walang masasabi sa kanila. Eh, ito mga ito, sa Pilipina rin na nagkalat eh. Nakita niyo yung video, di ba? Sa Pilipina rin na. Sip mo, kalatan niyo yung Pilipina rin na binaboy ninyo. Di ba?
Saan pa? Kahit saan rally sila mag-rally, baboy, mga kaibigan, di ba? Ito hindi, very organized eh. Ang mga tao, disiplinado. Yan ang mataas na uri ng mga supporter ni Vice President Lenny Robredo. Hindi ho kamukha ng kanilang mga supporter, puro pera, pera. Andiyan ba yung ano, yung nangangatok ng bahay? Ito, panoorin nyo, nangangatok ng mga bahay, nag-house to house para maka kuhan himok nang sasama, no, ha? Mga kaibigan. Lang po. Ikaw, hindi na po. Ayaw mo BBM, PK? PK kay BBM, di po. Oh, ayoko po. Ayoko ka na lang, Tay. Tama ka na lang, Tay. Hindi na po. Magbabantay po ako dito, eh. Sayang. Ano po yung sa caravan ko? Ano ba kailangan? Oh, caravan. Ay, hindi po. Ay, caravan. Ano sa caravan? Sa caravan. Caravan po. Mag, ano po, sama po kayo, ipa-campaign nyo po si BBM. Sa 3,000? Oo. 3,000. Isang araw lang? Isang araw lang. Opo, isang araw lang po. Oo. Isang araw? Kailan yan? Wala pa, sasabihan kayo, tatawagan kayo. Super spreader kaya yan, dami-dami. Oo. Maraming tao. Oo, dapat kasama. Mahawa ako ng COVID dyan. Huwag na. Hindi ko natutuloy, haba eh. Sabi nung isang babae dyan, ina sa labas, kausap niya, sabi, ay, yan ba kandidato? Sino? Sana matalo kayo, no? Tapos yung kinakausap niya nasa loob, sabi nung babae, sabi, sige na, sumama ka na, 3,000 to. 3,000? Sabi, hindi ako pwede. May ginagawa ako eh. Lenny kami. Nakakahiya, ano? Mga kaibigan. Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi nyo ba naiintindihan yan, Senator Lacson? Tamo, minumura ka na ngayon. Diba? Ito nga, isa, mabigat dyan ito. Pinaparatangan ninyo na komunista yung mga nagpupunta sa rally na imposible. Kasi kung ganyan na ho karami ang komunista, matagal nang bumagsak ang gobyerno. Ha? Mga kaibigan, ilan lang ba ang hukbong sandatahan natin? Isama mo Philippine National Police. Kokonti lang yan eh. Mga kaibigan, kasi ang empleyado ng gobyerno, lahat na, kasama na silang lahat yan. Mahigit 2 milyon eh. Gano'ng karami yan? Pag samasamahin mo yung nandiyan sa Cavite, nandiyan sa Bulacan, nasa Nueva Ecija. Nueva Ecija, malaki ha. Pakita mo nga, meron pa sa Tarlac eh. Ito sa Tarlac, wala yung mga litrato. Oo, bukas siguro, pakikita natin yung mga litrato. Tsaka yung sa New Jersey. Mga kaibigan, kahapon yung New Jersey. Yung sa Tarlac, hindi pa ho nagaganap yun. Gaganapin pa lang, mga kaibigan. So, bukas natin maipapakita yun. Itutuloy ko lang itong kay Lacson na pinaparatangan ni Red Tag yung mga supporter ni Vice President Lenny Robredo. Gayong, suportado naman nila ang bansang China. Kung talagang galit kayo sa komunista, sa mga lefties, dapat galit kayo, di ba? Sa pakikipagkasundo, mabutihan nitong kasalukuyang administrasyon, banatan nyo si digong nyo, di ba? Bakit? Di ba yan China, yan ang nanay ng mga komunista, mga kaibigan? Communist China. Hindi ba?
nagpapanggap eh, halatang halata ninyo na yung terror, anti-terror law ay talagang idinisenyo para gamiting sa panakot upang finally, pagkatapos ng eleksyon, ay mapa sa ilalim tayo sa kapangyarihan ng bansang China. Yan ang totoo niyan, mga kaibigan. Ginagamit nila yan para takutin, ha? Communist, red tagging. Pero ipapailalim tayo sa komunismo. Ngayon, sinisisi rin nila ang simbahan, di ba? Bakit daw nagpapagamit ang simbahan o ginagamit daw sa politika ang simbahan? Ano palagay niyo, walang isip ang simbahan? Eh, dahil daw, hindi, merong ano-anya eh, separation of church and state. Ah, ganun ba? Hindi kaya kayo ang nanghihimasok, ha, sa pasya ng mga nasa simbahan? Diba? Ba't di nyo banatan si Mike Bilardi? Diba? Ba't di nyo banatan si Kibuloy? Bakit sila nag-i-endorso? Diba? Oh, ibig nyo sabihin eh, hindi natapat sa gusto ninyo, eh kasalanan ng masama na ang simbahan, nakikialam na. Hindi ba kayo ang nakikialam sa pag-exercise nila ng kanilang political rights, mga kaibigan? Oh, maliwanag yan eh. Unang-una, ang CBCP, merong announcement yan. May paninindigan silang hindi sila mag-i-endorso. Pero hinahayaan ang kanilang mga miyembro o kung sino man sa kanila sa simbahan on their own, personal nila na commitment kung sino ang gusto nilang ipanawagan na iboto. At saka hindi lang yun. Ini-educate ng mga nasa pulpito yung kanilang mga miyembro kung bakit hindi dapat iboto ang mga magnanakaw. Kasi nga po, ang pangunahing saligan ng pangangaral ng relihiyon dito sa Pilipinas ay yung itaas ang moralidad, ha, ang moral values ng kanilang mga nasasakupan, hindi ba, ng kanilang mga miyembro, o hindi ba? O mali bang sabihin nila yun? Aba, hindi, mali yun. Yun ay naaayon sa kanilang tungkulin bilang mga nasa simbahan. Kaya katarantaduhang malaki yan eh. Especially, mga kaibigan, ang kanilang ipinaglalaban ay ang mga Pilipino at ang bansang Pilipinas. Sapagkat nalalaman din nila na sa sandaling magtagumpay ang pandaraya sa eleksyon sa Mayo, mga kaibigan, eh wala na itong Pilipinas. Halimbawa, ang simbahan, eh unti-unti nang tatanggalin ang relihiyon dito sa Pilipinas. Bakit? Pag tayo ay nasakop na ng China, bawal na relihiyon dito. Kasi ang relihiyon pwedeng maging panganib sa kanilang administrasyon, mga kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit sa mga bansang komunista ay ipinagbabawal yung relihiyon eh. Nakita ninyo mismong sa China, may relihiyon ba dyan? Nakita nyo ba dyan? May simbahan ba dyan? O meron ba dyan gusaling sambahan ng mga relihiyon? Makakakita ka ba dyan? Hindi. Bakit? Bawal eh. Meron dyan isang bayan dyan sa China na pinagpapapatay yung mga Muslim, mga kaibigan, na inchik, ha? Na ang religious belief nila ay Muslim. Isipin niyo, yan ang dahilan kung bakit kinukondena ng International Human Rights Group, ha, at maging ng United Nations ang China dahil sa human rights violation.
Iyon ang dahilan. Yung pong mga Muslim sa isang bayan dyan sa China, mga kaibigan, ay parang mga mistulang alipin at bilanggo na hindi sila restricted ang kanilang kilos. Mga kaibigan, binabantayan sila. Pag may nagkasakit dyan, tatanggalan na ng atay, ng balumbalunan, ha? Para maibenta yung kanyang mga internal organs. Ha? Mga kaibigan, ganyan ang ginagawa. Oh, ginagawang ano? Ginagawang kuhanan ng spare parts na ibebenta doon sa mga ngailangan po, mabebentahan ng mahal na mga pasyente na mga ngailangan ng atay, ng balumbalunan, ha? At ng puso, yung mga spare parts na pwedeng ilipat sa tao. Mga kaibigan, so, hindi na kasalanan ng simbahan nyo kung manindigan sila. Bakit? At stake, ha? At risk ang religious practice sa sandaling ang Pilipinas ay masakop na po ng bansang China. Walang preno kung bumatikos! Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, kung natatandaan ninyo, noong lamang Biyernes ay ating isiniwalat ang isang malaking katibalian sa lungsod ng Maynila na ito ay tungkol po doon sa bilyon-bilyones, ha, mga kaibigan, na inilaan sa programa raw ng lungsod ng Maynila na food security program. Mga kaibigan, ito ngayon laman ng pahayagan. Bakit? Aba, napilitang magpakuha ng litrato at gumawa ng sarili nilang istorya para matakban ang malaking katiwalian na dapat imbestigahan ng Commission on Audit. Kasi ang Commission on Audit, nag-iimbestiga yan eh. Halimbawa, sinabi mo itong pondong ito na ilalaan mo sa isang programa. Anong programa yan? Ito ay food security. Food security, ha? Hindi ito ayuda. Food security. Mga kaibigan, magkaiba ho ang ayuda sa food security. Ano ginawa sa food security? Talaga bang nagkaroon sila ng programa patungkol sa food security? Hindi po. Ang ginawa nila ay yung ginagawa kapag ka namimigay ng ayuda kung may kalamidad, merong pandemya, di ba? Yung ayuda na groceries, yan, mga kaibigan. Yan ang nasa pahayagan ngayon. Napilitan na silang ilabas. Bakit? Noong Biyernes tinalakay natin dito, mga kaibigan, na ilang bilyon yon? 3 billion yata mahigit. Isang taon lang ito, ha? 3 billion para sa pagkain. Nagamit tuloy nila ngayong dahilan itong gera sa Ukraine at sa Russia. Yan bale ang gusto nilang ipantakip, ha? Para masabi na itong programa ay kwanho, ha? Pakikinabangan. Mamimigay daw sila kasi nagtaasa ng presyo ng bilihin. Sana nahulaan nila, no? Ang galing naman ni Iskorap tsaka ng kanyang honey, ha? Na hindi magiging mayor tulad ng tatay niya. Hanggang vice mayor lang yan, eh, mga kaibigan. Ngayon, itinaw nila rito para bang manghuhula si Isko, ha? Ano yan, na porsi niya na magkakaroon ng gera sa Ukraine. Kaya pag nagkagera dyan, mamahal ang gasolina,
mamahal ang lahat ng bilihin. Kaya inihanda niya yan. Food security ba yan? Hindi food security yan. Kasi ang food security, ano yan eh, merong sustainability. Kinakailangan, pag sinabi mong sustainability, masusustain mo tuloy-tuloy yung food security na yon. Hindi natatapos sa isang pamimigay lang. Di ba? Hindi. Kung hindi, parang ano yan, self-liquidating ang mangyayari. Di ba? Kung maaari nga, halimbawa, yung pondo mo ay umiikot dapat yan. Di ba? Hindi pwedeng puro withdrawal, kumbaga sa pera. Wala kang deposito, nag-deposito ka, withdraw ka na lang ng withdraw, wala nang kasunod na deposito. Hindi po pwede yun. Kailangan umiikot yan. Yun ang tinatawag na sustainability. Paano mo magagawa yun? Sa pamamagitan ng pag-o-organize ng mga kooperatiba. Halimbawa, hindi ba? Mga organization na silang magpapatakbo kung paano nila mapapaikot ng tuloy-tuloy ang isang ang tinatawag na food security program. Halimbawa, kinontrata mo ang isang lalawigan, ang isang lalawigan na kilala sa pagtatanim ng bigas at ng mga iba't ibang produktong gulay. Halimbawa, di ba? Oh, na continuously kayo ang nagpo-provide ng lahat, ha? Yung kanilang itatanim manggagaling sa inyo, di ba? At pagka na inani yan ay babayaran ninyo, ha, ang katumbas na halaga ng gulay, di ba, na inani kasama na yung kabayaran sa mga magsasaka at kasama na rin ang pag-transport niyan dito sa Maynila. Isipin mo, yabang nito yung Cisco, pakakanin niya raw lahat ng Pilipino. Pag daw siya naging presidente, naniwala ba kayo doon? Mga hindi ka panipaniwala, kahindik-hindik eh. Ngayon, dito sa Maynila, kung meron kang programa niyan na sustainable, mga kaibigan, para mo masustain yan, continuous ang pagtatanim niyan. Di ba? Continuous na inaalagaan mo yung nagtatanim, di ba? Na magdadala ng supply sa Maynila. Oh, kukuha ka ng mga nag-aalaga ng baboy, kakontrata mo na yan, di ba? Hindi na kayo magbebenta sa iba, kami na ang bibili sa inyo, di ba? Kami na rin ang magpo-provide ng mga palalakihin yung baboy at ng mga kakainin ng baboy. Di ba ganyan ang ginagawa ng San Miguel Corporation? Nangongontrata sila ng mga gustong mag-alaga, di ba? Ng mga baboy, ha? Nagpapalaki ng baboy. Yung mga biik, galing din sa San Miguel eh. Ha? Pagkatapos yung mga pagkain, galing din sa kanila. Ang gagawin mo lang eh, ang kailangan lang nila sa'yo, yung lugar na gagamitin mo sa pag-aalaga. Ha? Pagpapalaki ng baboy, sila na rin ang magsusupply ng pagkain. At pagkayan ay lumaki na, ha? Merong certain period yan na kukunin na sa'yo. Babayaran ka na, ha? Sa halaga, mga kaibigan, nakatumbas nung baboy. Oh, kakontrata ka nila. Yun ang sustainability na tinatawag. Hindi yung bumili ka ng dilata. Eh, lahat naman yan, ginagawa yan eh, di ba? At inilalaan yan sa ayuda kapag may kalamidad. Pero hindi po, kasi laki ng budget na ginamit nila, pinalilitaw nila 3 bilyon at dalawa lang ang nakakontratang kontraktor, mga kaibigan. Hindi mo ba? Isang malaking katarantaduhan eh. Sana nagtayo ka ng supermarket, di ba? Para naging sustainable yung ano mo, yung project mo. Di ba? Oh, mga kaibigan, hindi, puro palabas eh. Eh kung tutuusin mo ha, tanungin ninyo kung ang DSWD, di ba yan ang pinanggagalingan ng mga relief, di ba? Ng mga ayuda.
Oh. Yan bang DSW? Ha? DSWD? Nagkaroon na ba yan ng programa? Bumili ng ganyang kalaking halaga? Gumamit na ba yan ng halagang mahigit 3 bilyon para sa grocery? Eh wala pa ako nababalitaan ganyan, mga kaibigan. Kaya yan, ngayon, oh, ngayong araw na ito, nabasa ko siguro bukas lalabas sa pahayagan ito, mga kaibigan, press release nila. Pinakikita yung mga, yan yung mga binili nila. Pero yan, pag kinuwenta mo, yan ba umaabot sa more than 3 billion gaya ng ibinadget ninyo o inilaan ninyong pondong pinanggastos dyan? Magkano kaya ang actual na napunta sa mga binili nilang grocery at sa bulsa nila? Iyan ang dapat na imbestigahan ng Commission on Audit, lalo-lalo na yung pong dalawang kumpanya na nakapangontrata nito. Isipin mo, dalawa lang, 3 billion, mahigit. Jesus Mar Joseph, mga, ubod na ng yaman nito, parang sinapolis na ito. Ha? Mga kaibigan, sa loob lang ng isang taon. Oh, ito sabi nga Parmali ng ano to, Manila City Hall eh. Ah, kung merong Parmali sa DOH tsaka Malacañang, abay ito meron din sa Maynila. Ha, dalawa itong contractor na ito, mga kaibigan, na pinagbigyan ng kontrata. Ano nga pangalan niyan? Alam nyo, yung sinasabi kong 3 billion, maliit pa yun eh. Nakapagtataka eh. Siguro, ito yung gagamitin nila para i-justify yung pag-utang sa Development Bank of the Philippines, sa DBP, ng 15 billion. Kasi po, ang talagang pinondohan nilang proyekto nitong nakaraang taon, alam nyo ba kung magkano halaga? 11.8 billion ha, pesos, mga kaibigan. Kasama na dyan yung Manila Zoo at tatlong eskwelahan. Eh sabi nga sa akin nung isang nakausap kong kontraktor, ito ay malaking kontraktor, ha? Hindi ho ito pipitsugin. AAA ito. Marami nang ginawa itong vertical at horizontal na mga project. Sa tansya niya, mga kaibigan, nakagawa na rin siya ng housing project eh. Nakapagtayo siya ng 3,000 kabahayan, wala pang 1 billion. Mga kaibigan. Oh, isipin niyo 'yon. 3,000 kabahayan na itayo niya nang wala pang 1 billion. Siguro between 700 to 800 million lang ang katumbas na naging halaga, mga kaibigan, para sa 3,000 kabahayang na itayo niya. Isipin niyo 'yan. Ito ho eh, pagkain, grocery, mga kaibigan, 3 billion mahigit. Ha? Oh, ito ho yung dalawang pangalan ng dalawang kumpanya. Pangalan ng isa, Mon Max. At yung isa naman ay Bagsibi General Merchandise. Itong dalawang ito na nabanggit nating kumpanya na nakakontrata ng 3 billion mahigit na supply ng groceries ay hindi umano, ha, o wala umanong net financial contracting capacity. Ibig sabihin, parang Parmali na ang registration mo eh, capitalization mo sa registration eh, 500,000 lang. Pagkatapos, billion-billion ang nakontrata mo. Aba, hindi yata tumutugma yun. Yun yung tinatawag na net financial contracting capacity. Oh, mga kaibigan,
Kasi po itong Bag City, matagal na pala ito diyan sa City Hall na namumunini, ha? Bag City General Merchandise na ang opisina po ay natunton sa isang residential area diyan po sa San Andres, Manila, na malapit lamang sa dating bahay, ha, dating ancestral house ng pamilya ni dating Mayor Lito, ha, at Chensa, mga kaibigan. Imbestigahan ito ng COA dapat. At kung hindi po nakapaglalabas ng maayos na report ang resident auditor ng COA sa Maynila, abay, ang national government, eh siguro dapat magsagawa ng special audit, ha, para po sa taong 2019 at 2020 at 2021. Yan ang ipa special audit ng Commission on Audit dapat taong 2020 hanggang 2021, mga kaibigan, dahil diyan po nangyari ang pag-utang at itong mga project na ito na highly anomalous project, ha, diyan po sa lungsod ng Maynila nitong magka-tandem, riding in tandem ni Isko Yukot at ng kanyang honey na si Lacuna. Puro kayuhin, ha? Pati yan si ano rin yan eh. Anakanan po yan eh. Si ano, yung asawa ni Honey. Ano pangalan nun? Si Doc, ha? Ano pangalan ng hinduropot na yon, mga kaibigan? Doc Pox, ayan, ha? Si Pox. Ba't kaya tinag na Pox yan? Mahilig ba sa Pox? Ha? Plural eh. Pagka sinabi mong plural, ba marami? Maraming Pox yun. Pox, may S pa eh. Mga kaibigan, no? Dapat siya ipa-drag test. Yan si Pox na yan. Pox ng... Ha? Eh bueno, bumati muna tayo, ha? Sa mga taga-subaybay natin, Erlinda Soleta at ang kanyang husband na si Ernesto Soleta, kasama na po si Romeo Honteveros ng Bansang Austria, Lito Castillo at Perly Montejo ng Bawan, Batangas, Marita Montajes, yung pong Filipino community ho sa Brossard, Quebec, Canada. Si Carmen Charles, binabati natin dyan po sa United Kingdom. Sino ito? Teka muna ho, ah. Medyo kwan eh. Mahirap hanapin itong mga ating babatiin, mga kaibigan. Si Cory Gatdula ng Hawaii, si Mr. Dante Santa Ana ng Australia, Chito and Lillian Santana ng Las Vegas, si Winifreda Lim Resulta ng Hawaii, nabati natin si Led Chulbo ng Rizal, isa rin home musician, si Romy Mustang Dison, maraming salamat, ha, Romy. Si ano ho yan, musician yan si Romy. Sa Pampanga, si ano ito, andali, ha, si Alma Presnillo ng London, Maria Lourdes Quintos, Genesis Renante, Maria Fatima Ocampo ng Israel, si
Eddie Ramilo ng Batangas. Sino pa? Si... Andali. Kagawad Elena Eliasar Calunsag at dating Chairman Boy Calunsag ng Santa Mesa. Lloyd Dasa ng Hong Kong. Mimi Basalio, si Jennifer Lee Bautista ng Maynila at ang Santiago Lee family ng Las Vegas. Si Nicanor Jacinto ng West Virginia, Nixon ng Torres at Mary Jane Molina. Pasensya na, hindi natin naipakita yung larawan ni Nixon at ni na Hector. Si Hector ang punasyer ang nag-organize nung katatapos na motorcade at rally para kay Vice President Lenny Robredo at Vice President Kiko Pangilinan, dyan po sa Bergenfield, New Jersey, na dinaluhan po ni Attorney Lloyda Nicolas Luis. Kilala niyo yan, yung philanthropist at businesswoman din. Ngayon, si Hector pala nag-organize niyan at naging successful po. Maraming dumalo at nakita ko meron pang malaking ano tawag mo dito, tarpaulin ng Lapid Fire, Team Lapid Fire sa New York, mga kaibigan. At doon sa ibaba ay may mga dedication sila para sa atin. Yung mga nakikinig, marami sila. Sila ng mga Team Lapid Fire na lumahok doon po sa isinagawang motorcade. Dangan nga lamang, nagtataka ko at hindi namin na-capture yung litrato. Bukas po siguro ay ating maaayos yung litrato. Si Nixon yata nagpagawa nung tarpaulin Hindi ko malaman kung sino meron si Nixon, meron din si Hector. Si Lina Flor Lansang ng Roma, Italia, Lina Pasyon, Maria Dolores Santos sa United Kingdom, Herman Perez ng Duba, Saudi Arabia, Jomar Apolinar ng Laguna, si Evelyn Sanchez ng California, Lilian Salvador, Anita Hapon, Raquel Del Rosario Lumasak sa Dubai, Ginoong Lamberto ang Bilaon ng New York, Pajardo, si Hector Ponasier, Boji Atweni Hoya, Divine Mitchell, Tess Coracho, Lawrence Emen, Dan Macalinao, Cherry Ocampo Cruz, Greg Belus Jr., Joel at Lourdes Baltasar Cruz ng San Diego, California, si Pipito Duran ng Guam. Ang ating mga katropa, Rosita DC, Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihinyo, Eric Partosa ng Reno, Nevada, Noli Bibar, Susana De Los Santos, Kaani Plormata Saludes, Kaenyang Mina, Ella Samson Albiar at ang mga katropa nating musician, Yula Sotelo, June Gases ng Guam, dati pong Abracadabra, si Walden Kihan Berry at ang kanyang pamilya sa Guam din po, si Jorge Beichong ng Tokyo, Japan, at Buenos Dias, Joel Diaz ng Italy. Binabati natin si Major Romano. Bawal magnakaw, magnanakaw sa Saudi. Hindi, maraming pinagbabawal po doon. Pinagbabawal din ang yun lamang, babae at lalaki kayo, maglakad kayo, hindi pwede. Di ba? Holding hands. Pwede kayong hulihin. Handaing bawal dun, mga kaibigan. Pag nan-rape ka ng kambing, bawal din yun. Na-presinto ka. Ba yung ebidensya, nakatali rin sa labas ng presinto. Yun yung kambing mismo. Yun ang ebidensya. Si Anita Hapon, Ana Gangan Ocampo, tama, sinasabi mo, naiinggit sila kay Vice President Robredo, Sipin mo, sa kabila ng napakaraming paninira, na maintain ang integrity, hindi na baluktot mga kaibigan At
lalong dumami. Nagkatotoo mga sinabi natin eh. Sabi ko nung una, wag ninyong siraan ang siraan si Vice President. Hindi nyo ba alam, kayo nagiging campaign manager ni Vice President Robredo? Sige, siraan nyo pa, di ba? Kasi wala kayong totoong sinasabi. Wala kayong mapanghawakan, di ba? Yung katulad ni Boying Remulla. Hindi nakuha sa ano, sa pagsasara ng karsada ng pamilya nila. Nakarating din si BP, marunong pwedeng sumakay ng motor. Sila ba magagawa ba nila 'yon? Mga kaibigan, hindi nila magagawa 'yon. Sumasakay ng bus mag-isa 'yan eh. Congresswoman na 'yan, ha. Mga kaibigan, nagbubus pa 'yan. 'Di ba? Si Cholo Nieto. Si Isabella o Isabel Mallorca. Lito Kunanan, Nardle, Sela Nalatno, Rochade, Alexander. Hindi ko na alam paano babasahin nyo. Si Ariel, Ace Reyes, Linde Borja Galvez, Carl Maxior. Naku po, wala na tayong oras. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Diyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Tayo po'y babalik bukas alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Sabayan po mapapanood tayo sa ating pong FB Live alas 10 ng gabi hanggang kung anong oras po matatapos. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga, Ambassador Adnan Alonto. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit lang iyong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pa.